I'm happy together with my family. Ayun, nakasama ko na sila. And then, but the other side is, it's so hard talaga. Kasi ano eh, wala akong trabaho ngayon. Yung asawa ko lang. And then, pag-uwi ko right now, it's a grabe pandemic talaga. Marami ding nagtatanong sa akin, kumusta na yung buhay ko dito sa Pilipinas, kumbaga kumusta na ako. So marami pong nagko-comment, marami pong nagtatanong sa akin, pero hindi ko talaga siya nagawan pa ng video or hindi ko pa siya nagawan ng ano. Minsan nababanggit ko lang yung buhay ko dito, lalo na pag mag-LS ako, yung mga gano'n. Sad to say, hindi talaga ako natanggap. I don't know why. Andito kami sa istiraha. So, ang ganda, no? Ito. I don't think so if I next month, kung dito pa ako, hindi ko alam. Guys, thank you God, thank you Lord. I'm leaving now. Ambil to ka. Lahat ng mga alis at pagdating dun sa Jerry si Calvo, yung kasamahan ko na nani, asawa niya. Yan yung maniho namin si Abdullah. I love you Abdullah, my big brother. Okay. I'm gonna miss you. It's hard to say goodbye like this, right? And then it's been a long time. Yalla, Jerry! Hello, good afternoon. So this is Life and Journey. So once again, mayong buntag, mayong adlaw sa inyong tanan. So welcome to my channel. So don't forget to like, share, comment, and click the bell button below. So my topic for today is, how is my life in Pilipinas? How is life and journey? So maraming nagtatanong guys sa akin na, kumusta ka na life and journey? Kumusta ka na J. Christine? Kumbaga yung from OFW before and now buhay Pilipinas ngayon. So, actually hindi ko pa talaga siya ginagawa ng content. So, it's been 7 months, naka-uwi ako last
December 2020. So ngayon no, ito. So to God be the glory. Thank you God. When I was it's been 7 months na talaga guys. Yung OFW ko before. And then right now, I finally officially hired. So, pasalamat ako, no? So, may work na ako ngayon. But sad to say, dahil sa pandemic, dahil sa pangyayari ngayon, so, Cagayan de Oro City is under ECQ. Kumbaga, Enhanced Quarantine Community. Kumbaga, red alert. So, no work, no pay. Skeletal, kumbaga, temporary close kami. And mahirap. Hindi ka sanay na wala kang pera, hindi ka sanay na wala kang income, yung mga ganun. Yung kumbaga, alam mo na, so during my, pagdating ko lang dito, so I've been, nag-relax muna talaga ako for 3 months. So that was January, February, March. So after 3 months, I try na mag-apply sa mga iba't ibang companies dito sa Cagayan de Oro. Sad to say, hindi talaga ako natanggap. I don't know why, but maybe because there's another reason. Po sa punto na I feel so depressed, I feel so parang nahihina na po yung loob ko kasi hindi ako natatanggap sa mga ibang company, ibang mga establishment, ibang mga offices, ganon. So, I applied 3 times yata. So, I thought matanggap ako. That was March. Accept ko naman din. Kasi siguro, sa edad ko. Okay. Second reason siguro nakita ko, it's been a long time na nag-stop na ako ng work during, kumbaga yung work experience talaga as a, sa trabaho. So, yun, matagal. Parang ganun yata. Priority kasi ngayon, yung mga graduates, di ba? In YouTube naman, I'm still uploading. There are times na papagod ako. There are times na parang, sabi ko sa isip ko, useless. Sabi ko, nakakapagod, yung mga ganun na bagay. Ba? Tinaasahan kung si Whitey talaga. Nga ang pamilya, besh. But anyway, for me naman sa akin, sa isip ko din, I'm still be positive on my channel na I'm still upload. Basta hindi masyado busy pag may time ako. Yun ang ginagawa ko, guys. Kasi, sometimes kasi na-busy na ako. Since lumuwi ako dito, na-busy na ako na yung naghahanap buhay na yung... Basta may maano lang tayo no yung nagluto, nagtry ako na magluto-luto, ganun, para lang to in order to survive my family, yung nakakatulong ako kahit sa pang-araw-araw, 'di ba? Ganun. Ang dami ko pang mga plano, ang dami ko pang gustong ayusin kumbaga kasi may college na ako. Tapos may bahay pa na binabayaran. So speaking of bahay, yung bahay na kinuha ko na until now hindi pa kami nakalipat no, so I'm hoping and yun pag may awa ang Diyos yun reason I think priority nila yung fresh graduate in kumpara sa akin na I'm getting older kaya yun so yun no, so medyo mahirap po guys ang buhay dito sa Pilipinas ngayon lalo na pag wala kang trabaho. Mahirap pag ikaw yung breadwinner, mahirap yung hindi ka sanay na wala kang income, wala kang yung mga ganun. So yung kumbaga yung lifestyle, yung everyday, day-to-day na buhay. So mahirap po guys. And then pasalamat naman ako kasi una-una I have my family together. So, kapiling ko na sila. Yun, then, after 3 months, hindi ako natanggap. So, it's been, parang failure ako, parang sad ako, parang, yung frustration, another, yung mga ganon. Kasi naman, guys, pag uwi ko dasi dito,
Grabe, nag-a-adjust talaga ako yung, alam mo yung adjustment period dito sa Pilipinas from yung during, after lockdown, pandemic, as in super mahirap po talaga, as in, mahal na po yung mga bilihin, yung mga, tapos hindi na po siya normal yung tulad dati, everyday nagmamask ka na, tuwing lumalabas, maraming mga IDs, maraming mga chokepen, then tapos hindi na talaga normal talaga as in dito. Kasi may mga curfew, kailangan mong umuwi ng maaga, yung mga ganun na bagay. Tapos yung pamasahe, ang mahal-mahal, yung mga bilihin, ang mahal-mahal ng karni, halos ganun, so napapawaw ka. So imagine wala kang work. Wala kang income for 7 months. Hindi ka tanggap sa ibang establishment. Diba? So, yun. So, dumating po sa punto na I was so depressed. I was so... Then, tapos minsan nagtatalo na kami sa mga anak ko, sa asawa ko. Alam mo na yung stress ka na. And then I try na mag-apply ulit sa ibang bansa. Like Hong Kong. And then I try also in Canada, yung mga ganun, yung mga online. Pero gawa ng pandemic, gawa ng mga travel ban, gawa ng maraming mga protocols, yung mga ganun. So hirap, hirap po, mga gastusin, yung mga requirements, yung mga ganun. So as in, mahirap talaga. And then finally, ngayon, after 7 months, yung I officially hired na talaga sa isang, yung agency ko dati dito. So now, dito na ako. So I thank God, pasalamat ako kahit paano. Kumbaga, may mga healing process, yung in God's time. Yung right timing. Dahil nga dito sa crisis ngayon, dito sa Cagayan de Oro, we are 5 cases, Delta variant virus nga nandito. So, red alert ang Cagayan de Oro City. Then, most of the establishment nag-temporary close. And then, grabe po guys, as in crisis talaga dito. Kaya, mahirap, mahirap talaga. Kung wala kang income, wala kang hanap buhay, mahirap talaga. And then, aside from that, Sanovac vaccinated today. So, I thank God. So, pasalamat ako kasi maganda yung proseso, maganda yung ano nila. So, madali lang. Basta naka-online registration ka lang. And finally, I got vaccinated today. Ayan. Continue lang, be positive sa buhay. Let's pray na sana no, yung heal the world, yung healing, ano ba, cooperation na lang, tapos disiplina. So, yun guys, ito po yung buhay ni Life and Journey, ni J. Christine, Life and Journey dito sa Pilipinas. So, that's all for today, my vlog. Ayan, so how is my life here in Pilipinas? Kumusta si Life and Journey? So, yun guys, no? Ayun. So, mahirap na masarap. Masarap pag may pera. Masarap pag meron ka na lahat. Pero mahirap pa rin. Kasi... So, thank you for watching my video today. And God bless. And see ya!